Oh, yan. So, shout out muna bago ang lahat. Walang luma. Mga riders diyan, ride safe lagi. Mga nakakasama natin sa trail ride. Kita-kits ulit. Sa mga nakakalaro natin sa Mamsar Playground, Rampa Hugs. Yeah, rock and roll. Parami ng parami mga chicks natin diyan. Meron tayong Ibana, meron tayong Osam, meron tayong Joyce, meron pa tayong Katrina, at marami pang iba. Si rock and roll lang, basta. Ingat lagi. So, simulan natin ang review. Yeah! So gonna be good, so good. I can know you should. Yun! What's up mga kapadyak? So, wala tayong magawa ngayon. Kagawa tayo ng review. So, ang re-reviewin natin ay kung ano-ano yung mga helmet na ginagamit ko. So, meron tayong tatlong helmet ngayon. Meron tayong to. Between helmet. Meron din tayo nito. Half-face enduro helmet. Giro Chronicle. At meron din tayong full face Bell Super 3R. So, yan siya. So, iisa-isahin natin. Simulan natin dun sa light. So, sa ngayon, ito yung paborito kong ginagamit na helmet. Bakit? Kasi, magaan. Tsaka, kahit saan ako mag-ride, okay lang. Lalo na sa urban rides. Yan, so, magaan lang siya. Simple lang. Maraming butas. Dami siyang bent. So, pag sinuot mo siya, ganito siya. So, simple and simple lang. So, pwede ka nang magsuot ng shades. Yan. Diba? Pugi. Yan, so, ito yung paborito kong helmet na ginagamit. Kahit saan magpunta. Magaan. Maganda yung fit. So, hindi mabigat sa ulo. So, dumako naman tayo dun sa isang helmet. Ito yung nauna kong helmet. Giro Chronicle. Pang enduro siya. So, yan siya. Yan ang sight. Yan ang harap. Mahaba ang visor. Maganda pagka nag trail ride. So, pag sinuot mo siya, ganito yung itsura niya pagka sinuot. Ayan. So, meron din mounting ng GoPro. Ayan. Pwede mo magalo yung visor. So, yan siya. Pwede ka rin magsuot ng shades. Kung gusto mo naman gumamit ng goggles, ubra din siya sa goggles. Oh, diba? Ganyan siya pagka ginamitan mo ng goggles. Saktong-sakto pang bundok. So, bihira ko siya magamit kasi medyo mas mabigat siya. Tsaka, lately ko lang nalaman na yung nasa loob pala na adjust. Dati kasi hindi ko makuha yung fit na gusto ko sa ulo ko eh. So, na-adjust pala yon. Ngayon, maganda na yung fit. So, pagka nag-trail ride ako, so, magagamit ko na siya ulit. Yeah. So, ayan siya. May mga sticker na lang din. Napuno na ng sticker. Ito yung una kong helmet eh, na bihira ko nang nagamit. Pero since nakita ko na meron siyang fitting sa loob na sumuwak sa ulo ko, magagamit ko na siya ulit. So, powered na rin siya ng MIPS. Yung Multi-Directional Impact Protection System. Tapos, itong full face. Yan. So, itong Bell Super na to, pwede mong baklasin para maging half face. Kaya lang, sa experience ko, medyo lumawag yung lock. So, kung makikita nyo, nilagyan ko na siya ng tire. Naka-fix na siya as full face. So, sa experience ko, siguro kung bibili ako ulit ng full face,
Eh, yung full face na talaga. Hindi yung detachable. Ewan ko lang sa experience ng iba. Kung yung lock, eh, hindi lumuluwag. Sa akin kasi lumuwag eh. Kaya, pinix ko na siya. So, yan din siya. MIPS din siya. Meron din siyang multi-directional impact protection system. So, yung sinasabi nila, pagka muntog ka, medyo hindi nakapix yung ulo mo dito. Gagalaw-galaw ka. Konti. So, gusto ko rin dito, ang dami niyang vent. So, hindi siya mainit. Malamig sa ulo. Tapos, yung fitting niya sa ulo ko. Ang ganda ng fitting niya. So, sukat na sukat sa aking head shape. Yan. So, pwede ka rin mag salamin kung ayaw mo mag-goggles. Ngayon, kung gusto mo mag-goggles, pwede ka rin mag-goggles. Yeah. So, ganyan ang forma niya pag naka-goggles ka. So, ito yung helmet na madalas ko gamitin pagka nag downhill riding yan sa Altawin enduro ride. So, dapat protektado. So, dapat full face. Pag naglalaro din ako ng mga jumps, so, full face para secured ang ulo. Better to be safe than never. Prevention is better than cure. So, gusto mo maglaro, gusto mo magtatalon, at least dapat protektado ka. So, safety first para mas ma-enjoy mo yung paglalaro. So, memplang ka man, meron kang mga protection. So, maliban sa full face, lalong-lalo na yung mga pads, kung meron kang body armor, gamitin mo rin. Tsaka, nung nakita ni Mrs. na naglalaro ang mga talon-talon, siya din yung nangalit na bumili ako ng full face, which is good din naman. Protection. So, yan. So, yan lahat ng mga helmet ko. So, pag pinakita natin lahat, yan, pang urban ride, pang trail ride, tsaka full face. So, yan na siya lahat. Pabos, kita-kita tayo sa trail, sa ride, sa chest. So, ride safe sa mga kapadyak dyan. Ride free and enjoy your bike. Yeah! It's all gonna be good. Meron pala tayong pahabol. So, nabanggit ko na rin yung protection. Sa mga nagtatanong dyan, o nakakita na sa akin, ito yung gamit kong pads. Yan. So, G-form na knee, shin, buo. Kasi, one time tinamaan na ako sa lulod ng pedal. Masakit. Mangitim-ngitim yung paningin ko noon eh. Kaya, naganap ako nung mayroong protection sa shin, hindi lang sa tuhod. So, itong protection na to, para siyang compression sleeve lang, malambot. Tapos, yung design ng G-form, upon impact, tumitigas yung foam. So, impact protection siya. Yan. Yan. Mukha siyang malambot, foldable, madaling laban, madaling. Tapos pag sinuot mo siya, parang compression sleeve lang siya. So, maganda din siya sa tuhod, sa binti. Masarap yung fitting. Tapos, light lang siya. So, yun lang siya. Impact protection. Yan. Ganon din yung nasa siko ko. So, tinernoan ko na din. G-form. Ganon din. Tamo, parang tela lang. Oh. Tada! So, yan yung pinaka-pads niya. Impact protection lang din siya. Meron siyang foam na malambot. Pero pagka umimpact, tumitigas. So, yan siya. Para lang din siyang sleeves. Compression sleeves. So, okay na rin pagka nag-trail ride ka. Pantakip sa balat. So, hindi ka masusunog ng maigi. Tsaka, anti-gas-gas na din. Kung magsak ka, at least, meron kang balot. Diba? Kaya, gaya ng sabi ko, prevention is better than cure. Maigi nang protektado ka, lalo kung medyo aggressive na yung mga riding. So, yan siya, ang aking mga
pads. So, yun lang. So, ingat, kita kids, ride safe. Bye-bye.